Hello, hello. I think we are live. Yes. Yes, we're live. Good evening, guys. Magandang gabi sa inyo. Kumusta kayo, guys? And tonight is a very exciting training. It's a pre-training all about Facebook ads. Talagang sobrang makakatulong sa'yo ito if you're running your Facebook ads. Kung meron ka product na binibenta online, make sure na attend this training. And also, if you have anything question about Facebook ads, kung may mga katanungan ka sa Facebook ads, let me know din sa comment mamaya, pag-usapan natin. And ang isi-share ko sa inyo tonight is, syempre, yung kailangan nyong i-comply, no? Una na dyan yung iOS 14 updates, ano yung best na gawin mo, ano yung dapat mong gawin, paano mo i-maximize yung Facebook ads sa business mo, paano mo siya i-scale. So, Christopher, good evening! Kamusta? Nice meeting you here. Ayan, Christopher. Kamusta? Ayan. Let me know guys kung saan kayo nanonood dyan sa live chat. Naka-live tayo dito sa YouTube. Okay, pero i-record ko na lang to. Alright. So, ayun, guys, kung ngayon mo lang ako nakita dito sa YouTube, no, don't forget to subscribe. Subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga pre-trainings na ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. Yung mga training ko dito is all about online marketing, Facebook ads, online business, affiliate marketing na makakatulong sa mga Pinoy na nagsisimula ng online business. Watching from Albay. Hello, Jem. Good evening, Jem. Ayan. Pwede ko bang malaman kung sino na yung nagpi-Facebook ads sa ibaba? Okay, comment ka lang kung kahit replay mo ito mapanood. Kung nagpi-Facebook ads ka na, pwede ko bang malaman anong industry? Sa ang industry ka, meron ka bang physical product? Meron ka bang sariling negosyo? Traditional business? Okay. Ano mang industry kung nasubukan mo nang mag-Facebook ads or nagpay-Facebook ads ka ngayon? Okay? Let me know. Alright, so ang unang topic na pag-uusapan natin, ayan, sinend ko rin to sa ating email. So hintay lang natin na makapasok yung iba. So kakasend ko lang. So maya-maya makakapasok na yung mga ibang viewers natin dito sa YouTube. So hintay lang natin sila. Alright. So, share this Facebook Live. Ayan, isi-share ko lang yung ating Facebook Live para dun sa aking page or Facebook profile para maraming makapanood. Hi, Ariata, Abu Dhabi. Layo ah. Christopher Luna, mag-start pa lang po. Health and wellness. Ah, sakto, Christopher, no? Panoorin mo to dahil meron akong isang example mamaya. Nasa health industry yung ibibigay ko na example sa ating training. So bagay na bagay sa yung training na to dahil I believe na makakatulong sa'yo. Sobrang laki na maitutulong sa'yo. Alright. So wait natin yung iba na makapasok. Ayan, we are 6 viewers. Basic lang po, FB ads online. Ayun. And by the way, kung nag-iisip ka paano magsimula ng Facebook ads kasi is napakalawak niyan kung talagang aaralin mo. Pero sa sobrang daming training online, basic lang naman ang Facebook ads kung iisipin nyo. Very basic. Okay, so kung gusto mong malaman yung Facebook ads step by step from basic talaga paano mo i-set up yung ads account mo, paano mag-create ng ads. Hindi natin yung pag-uusapan ngayon dahil very basic lang siya, may mga training, and I suggest, okay, kung hindi mo pa alam kung paano magsisimula ng Facebook ads, yung training kasi natin ngayon is medyo advanced dun sa basic. Okay? So syempre tuturo ko na sa inyo yung mga dapat yung gawin, like creating custom audience, iOS update, 14 mga additional tips din for retargeting. Ayan. Pero kung gusto nyong malaman step by step paano magpatakbo ng Facebook ads, I suggest to watch, okay? Or search mo lang sa YouTube. Sa YouTube, hindi lang naman yung training ko. Marami pang training sa YouTube na alam kong makakatulong sa inyo. Okay? I suggest na punta ka sa YouTube. Okay? So, ayan. Punta tayo sa YouTube. Tapos, dito sa YouTube,
type mo Facebook ads. Facebook ads tutorial. Okay? Ayan. Alright. So, dito may mga international din. So, nasa sa'yo kung yung approach mo ba is international. Kung gusto mo pure English yung training. Pero if gusto mo naman is Tagalog, eto, nandito lumabas yung akin training. 3 months ago siya, in-upload siya 3 months ago. Ayun. Eto, panoorin mo to sa complete training about Facebook ads. Okay? So, I suggest na panoorin mo siya. Alright. So, sino na ba yung mga nandyan? Sino na? Sa comment section. Comment section. Ayun. Bago kasi itong live stream app na ginagamit ko, kaya hindi pa ako medyo familiar. Before, I'm using StreamYard. Ayun, I'm using Ecamm Live. Ayan, fitness and beauty. Tips sana sa targeting fitness products. Yes, Gem. Bigyan kita ng tips. No, maraming mga pwede kang gawin sa targeting. And sa sobrang daming pwede mong targetin, why not mag-create ka ng list, customer list, which is ituturo ko naman yan on creating your custom audience. No, napaka ano kasi ng Facebook, napakalawak. Okay, daming interest na pwede mong targeting. For example, nasa fitness industry ka, ang daming interest na pwede mong targetin. Pero once na alam mo yung na-target mo na, o kumbaga nakabenta ka na dun sa interest mo, nag-work yon, dapat kinokollect mo, ginagamit mo yung existing data na yon, existing audience to remarket or to promote yung product mo. Okay? So may ganun si Facebook. Christine, kung beginner ka pa lang, ayun, I suggest panoorin mo. Search mo lang sa YouTube, Facebook Ads Tutorial, Tagalog, yun. Search ka lang. So, let's go. Pag-usapan natin yung ating first topic tonight. Okay? So, assuming na nagpe-Facebook Ads ka na, okay? So, ang unang pag-uusapan natin is creating your custom audience. Ito, marami nagtatanong sa akin at hindi pa nila ginagamit yung custom audience. Napaka-importante nito at sobrang helpful, no? Yung custom audience or yung look-alike. Dalawa kasi yun. Para makapag-create ka ng look-alike, you need to create your custom audience. Sa custom audience, napakaraming pagpipilian. Okay? So, assuming na nagpe-Facebook ads ka na, nakapag-try ka na mag-run ng ads, na-approve na yung ads mo, tapos hindi mo pa nasubukan yung custom audience. Okay? So, all you need to do, okay, ang gagawin mo is login ka syempre dun sa ads manager mo. Ayan. Okay. Tapos, okay, ang gawin mo is, share ko lang yung screen. Okay. Kita na ba yung screen, guys? Ayan. Kita naman. So, ang gagawin mo, guys, is Ads Manager, ha? Ads Manager, papasok ka. Hindi to yung typical na boosting lang. Not possible kung mobile app lang, boosting lang ang ginagawa mo. Hindi to kaya. So, I have different Ads Manager, different products din na pinuparo. And ito yung isa sa mga example natin, demo. So, para mapuntahan mo yung audience, ito, nasa audience na pala ako. Ito, click mo lang to. Okay, expand mo. Puntahan mo tong audiences. Ayan, audience. Ito, click mo. Okay? Kikita mo naman, marami dito na mamaya ituturo ko sa inyo yung iOS. No? Pag-usapan muna natin to. Okay? So, audience, napaka-importante ito. Click mo siya, tapos makikita mo dito, mayroon akong multiple audiences, isa sa ads manager ko. So, para makapag-create ka ng audience, click mo tong custom audience. Ituturo ko rin sa inyo, by the way, pag kinerate natin yung custom audience, tuturo ko sa inyo paano nyo gagamitin yung custom audience sa ads campaign nyo. Okay? So, marami ditong options. Huwag kang malito. Pipili ka lang dyan. So, yung mga, ito, example, app activity. So, syempre, wala ka naman sigurong application, di ba? Hindi mo na to kailangan. Website, napaka-importante nito. Kung meron kang online store, meron kang website sa product mo. Yan, importante to. Okay? Using FB account, check natin yung mga other comment. Okay. So, dito muna tayo sa unang source natin. Website. So, ibig sabihin, kailangan mong
igagather mo yung mga taong nagpunta na doon sa specific link or doon sa buong website mo. Example, meron kang online store. Okay? So, gagawin mo, i-click to, next. So, may magpa-pop up dyan. Tapos, ang source, syempre, kailangan mo ng pixel. So, i-pixel kasi ang nagko-collect nun. Kumbaga, i-ano na natin, kukuhanin na natin yung data dito sa pixel. Gagamitin natin siya, i-repurpose natin siya. Nakalagay dito sa events, all website visitors. Lahat ng visitors dun sa website mo. Ang napakarami pang option. Para ma-explore mo siya, punta ka dito sa baba. Purchase. Lahat ng mga taong bumili na dun sa online store mo. Lahat ng taong nag-add to cart. Okay? So, ibig sabihin, kapag etong pinili mo yung mga events na to, ito yung mga triggered events, talagang ano to, yung mga events na to, possible mga buyers na yan. Kasi nag-add to cart, nag-page view, initiate checkout, add payment info, purchase, bumili na. Okay, ito namang all website visitors, kumbaga lahat lang ng taong nagpunta dun sa website. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-add to cart, ito, add to cart and initiate checkout. Ito yung mga events na talagang mataas yung chance na bumili na. Okay, ibig sabihin, ang gagawin ko, add to cart. Okay, sige. Lahat na nag-add to cart, maximum natin 180. Okay? 180 days maximum. Ayan, nakalagay naman dyan. Ilagay mo na lang ng maximum. Or pwede mong specific 30 days lang lahat na nag-add to cart in the last 30 days. Okay? Nasa sayo yun. Tapos, pwede mo pa yan i-refine. Exclude more people. So, ang gagawin mo, exclude people. All purchase. So, ibig sabihin, hindi mo natatargetin yung mga taong bumili na. Ganun naman ng Facebook ads. Bibigyan ka niya ng data kapag meron kang website. In the last 180 days, lahat ng taong bumili na sa akin, hindi ko na papakitaan ng ads ko. Okay? Makita mo dito, ang add to cart, lalagay ko dyan audience name, add to cart, tapos exclude purchase. Ganon. Tama ba spelling? Ayan, add to cart. Exclude purchase, 180 days para alam ko. Okay? So, ang dami pa. Gagawin ko is, i-create ko lang tong audience. Mamaya, gagamitin ko to yung audience na to. Create audience. Okay, dito, huwag ka muna mag-create dito. Magagawa mo naman yung look-alike ng manual. So, click mo lang yun done. Create ulit tayo ng audience. Ito na yung nagawa natin. Pending pa siya. Auto-populate siya. Hindi naman siya real-time. Custom audience ulit. Tapos, ang gagawin kong custom audience naman, hindi ako magbe-base dito sa website. Dito ko sa pending video. Ito video, specific video. Pwede mong iselect yung mga taong, ito. Pag kinilik mo tong next, 365 days, select a video. Okay? Pag sinelect mo yung video, select mga 3 seconds. Lahat ng mga taong nanood ng video mo, 3 seconds of your video. All in all, lahat ng video mo na yon. Or specific video, 15 seconds. Maganda rin to kapag tinapos nila yung video. Ibig sabihin, possible maging ano yan, customer mo. Okay? Kasi interested sila kapag 95%. Possible yan na maging customer mo. Interested dun sa product na in-offer mo. Kasi kung hindi naman sila interested, bakit nila papanoorin yan? Sabihin natin, meron kang 5 minutes video sa ads mo. Tapos, di ba? Bakit pa nila papanoorin yan na up to 95%? So, kapag ginamit mo to, ibig sabihin, magagamit mo yung custom audience na to. 95% of your video pinanood, sabihin natin 5 minutes. So, mga 4 minutes and 30 seconds na tapos. Diba? Ayun yung mga audience na magagamit mo. Okay? So, maganda to. Maganda tong gamitin. And also, marami pang options dito. Video, events, Facebook page. Facebook page naman, lahat ng nag-engage. Okay? Everyone who engage. Ito, marami namang ano dito options. Like. Okay? Mga taong nag-like doon sa Facebook page mo. Okay? Mga taong pumunta doon sa page mo, mga taong o mga Facebook user, okay, na nag-click ng call to action, mga Facebook user na nag-send ng message sa Facebook page mo, mga Facebook user na
nag-save your page. So ito, bibihirang lamang. Facebook who sent a message to your page. Okay, so gamitin natin to. Tapos select a page. So ang page na gagamitin ko dito is ito sa product ng misis ko. Retention, okay. Max of 365 days. Okay natin yan. People who sent message. Okay. People. Okay. Shortcut na lang natin. Sent message. Okay. 365 days. Pwede mo rin, by the way, para hindi ka mahirapan kasi kung marami kang Facebook page, lagyan mo yung pangalan ng page dito para hindi ka mahirapan. Sent message to a page. Okay. Option na lang, pwede mong ilagay, pero kung ayaw mo, okay lang din naman. Sent message. 365 days. Tapos, ang gawin mo, okay na yan, create audience. Okay? So, yun yung custom audience. Ang dami pa guys. Ayan. Babalik ka dito, custom audience. Ang dami mo pang pwedeng magawa. Ayan. Okay? Tapos, gawin mo, dito is, kung video naman, ayun, pwede mo rin video. Ngayon, kung nagtatanong ka, ano yung look-alike, kung narinig mo na yung look-alike. So, ganito lang yan. For example, sent message. Makikita mo kasi is, ano pa, auto-populate pa. Ito yung iba kasi ayaw gumawa ng look-alike. Dahil wala pa daw data, auto-populate pa. But it's okay. Sabihin natin, lahat ng taong nag-send message dun sa page na yun, gagawa ko ng look-alike. Okay? So, gagawa ko ng look-alike. Sasali ko yan. Tapos, look-alike audience. Click mo to. Okay. Alright. Click natin to. Ayan. Tapos dito sa side, action. Create a lookalike. Ito pala is create a lookalike manual. So ito naman, specific sa custom audience, select. Then action, create lookalike. Pwede mo rin siyang i-delete and edit. Okay. Send message, 365 days. Philippines, syempre. Kung Philippine yung market mo. Hindi sila pwede ng, kapag lookalike, hindi pwedeng custom audience, hindi pwedeng city, Manila lang, country, by country siya. Pero doon naman sa ano mo, syempre sa ads manager, doon mo na targeting kung by city ka lang or specific ano lang, region. So, yun. Learning ba guys? ayun. So, let's proceed. Ngayon dito, gagawin ko dyan, usually ako ginagawa ko tatlo. Okay, merong 5. Ayan. 1%, 2%, ito minsan, 1, 3, and 5. So, para, ito yung pinaka-broad audience. Kung gusto mong dalawa lang, minsan ito lang. 1, 2, and 5. Ito yung pinaka-broad. Dito naman, 1 and 2, ayan yung, ito yung una. So, ito yung approximately. Sa 1%, 1 to 2%, almost the same. Sa broad, ang laki, di ba? So, babaan natin, gawin natin 3 or 4. Okay? So, ayan, gagawin ko. I-create ko yan. So, ayan, naka-create na. Automatic. Ngayon, question, paano ko siya magagamit yung look-alike audience? Paano ko siya lalagay dun sa targeting ko? Okay. So, custom audience, magagamit mo to kung ano naman, hindi naman siya retargeting ka agad. Retargeting, ginagamit ko yung custom audience. For example, ito. If add to cart, ito. Gagamit ako ng retargeting campaign kung add to cart yung custom audience ko. Pero kapag look-alike, ibig sabihin yung mga similar na tao na nag-message dun sa inbox ng page na yon. Okay, ganun katalino si Facebook. Or similar na tao na nanood ng video mo. Similar ng mga Facebook user na customer mo. Okay, so ang gagawin mo, punta ka sa Ads Manager. Okay. So, ang gagawin ko dito, okay, create ako. Right. So, mag-create tayo manual. Sige. From the scratch. So, kung from the scratch, click mo to. Sa campaign. Ayan. From the scratch. Conversion, I'm using conversion or send message, pwede rin naman kasi ako Facebook Facebook conversion yung ginagamit ko. Okay. Continue.
Tapos, dito sa campaign, make sure na pangalanan mo yung campaign mo na to. Okay? Kung meron ka ng existing campaign, masasuggest ko duplicate mo na lang. Then update the audience. Pero kung sa bago, diba? From the scratch, ito yung gagawin mo. Campaign name, sabihin natin is retargeting to. Retargeting. Tapos, dito, ito, hindi ko siya tinetest. Hindi ko siya ginagamit. Next. Tapos, kita ba guys? Yung screen. Kita. Ad set name, make sure nalagyan ng ad set name. Add to cart. Okay. So, ngayon makikita mo tong reach. Siyempre, papalitan mo yan. Conversion event, purchase. Dahil retargeting siya as much as possible, mababa lang yung ads. 100 to 50 pesos, ganun. Sabihin natin 100. Okay. Daily budget yan. Tapos dito, Philippines, ayan. Ang gagawin mo dyan is, ito, custom audience. Pakikita mo may audience, diba? Custom audience. Type mo yung add to cart. Lalabas naman yan. Yun. Don't worry kahit nagpa-populate pa yung data. Walang problema. Okay? So, ito, reach. Okay lang yun. Pero, syempre, hindi naman add to cart lang yung pwede mong targetin. Pwede rin yung mga, kung magre-repurpose ka retargeting, pwede yung mga nanood ng video. Okay? Nagpunta dun sa website mo. Ayan. Makita mo, konti pa lang yung reach. Pero, pwede mong itest. And I suggest kung maggagamit ka ng add to cart, custom audience, make sure na marami ka ng data, marami na talagang purchase yung product mo, marami na nag-add to cart. Ganon, di ba? So kung konti, ito konti pa kasi nagpa-populate pa. Okay? So, ayan. Tapos dito, pwede mong baguhin, but make sure huwag ka nang maglagay ng targeting. Okay? Huwag ka nang maglagay kasi nga, custom audience yung tina-target mo. Alright. Tapos dito, syempre, placement, kung maglalagay, tapos ad. Masasuggest ko dito sa new ad, targeting talaga, kung retargeting yung campaign mo, ibang ad copy, I suggest, create ka ng new copy. Example, parang retargeting. For example, meron akong isang retargeting, i-select ko na lang, ito, point naman yung page, tapos, use existing ko na lang, para may example tayo, sa select post ako. So, add post. Ayan. Hintay natin mag-load. Ayun. I think ito, isa sa mga example. Hi! Mind and Sales Coach. Ganda ng pangalan ah. Okay, ito isa, to, isa lang to. Example for retargeting. Makikita mo domain required. So, ibig sabihin, kailangan mo ng website or online store. So, ilalagay ko yung link ng online store ko. Okay. Tapos, ilalagay ko dito yung select a domain. Ayun, naka-point na. Dahil select a post nga pala tayo. So, ito. So, later guys, makikita nyo si iOS 14 nag-aan sa inyo, di ba? Nagpa-pop up lagi. Kailangan lang meron kayong i-comply. If gumagamit kayo ng conversion, meron kayong online store. Madali lang siya. Turo ko sa inyo. Ayun. Naka-point na. So, ayan. Ganun yung retargeting. Meron lang akong offer valid till stock loss. Yun lang yung nag-iisang call headline na nga merong urgency. Okay? Tapos ito yan. May link din. Tapos picture lang to guys. Picture. Okay? Pwede mong gamitin para hindi ka na mag-isip pa mag-create ng video para sa product mo. Diba? Picture, pwede naman eh. Diba? And pakita ko yung conversion nito. Yung isang copy na to. So, ang gagawin ko, ipapublish mo yan kung tapos ka na. Okay? Explore mo lang yung different custom audience na pwede mong targetin for retargeting. Okay? Tapos look-alike naman, ano na yun, broad na, wala nang interest, look-alike lang. Okay? Kung papalitan mo yung audience, punta ka dito. Okay? So, tapos, update mo lang yung look-alike. Okay, palitan mo lang yung audience. Ayan.
dito. Siyempre, i-update mo na. Okay? Close natin. I-discard ko lang to. Okay. Huwag natin publish. Tapos, hanapin ko yung campaign ko na meron doon. I think eto. Discard. Hindi ko na lang isa-save dahil meron akong running campaign for retargeting. Ito. Tapos retargeting. Ito isa example. Makikita nyo guys, oh, 50 pesos daily. Sa retargeting, isang ano lang to, isang ad set. 50 pesos daily. Tapos 35 pesos per purchase. So, talagang ano, mababa talaga yung cost per purchase kapag retargeting kasi nga very specific yung data mo. Ang tinarget ko naman dito, retargeting page engage. Hindi ko pa ni-retarget yung mga taong nag-send message kasi yung mga taong nag-send message mas mataas talaga yung conversion rate nung kasi nga ano na yun eh, nag-inquire na sa'yo. Okay, kung i-retarget mo talaga yon tapos exclude mo na lang yung nag-purchase, mas mataas yung chance na bumili, 'di ba? So, ayun yung mga tips na maibibigay ko sa inyo guys sa pag-create ng retargeting. Ngayon naman sa iOS 14, paano kayo makakapag-comply? Kung pupuntahan nyo yung ads manager nyo, merong resource dito. Okay? Ang importante kasi kapag meron kang online store website, kailangan mong i-comply yan. Dito sa settings, meron niyang kailangan ka lang gawin. Napakasimple lang kasi guided naman. Ilalagay mo lang, i-verify mo lang yung store ng store URL. Okay? Okay, dito. Business tools. Brand and safety. Okay? Dito sa brand and safety, meron dyang options. Okay. Okay. Tayo sa pinaka settings para mailagay mo yung pinaka domain mo. Kumbaga iwa whitelist mo. Account. Ayan guys, kumusta? Kumusta si mga bago diyan? Beginner. Ayan, medyo mabagal yung internet, pasensya na. Ayan, naglo-load siya. Open payment settings. Okay. Nandito siya. Hanapin nyo yung brand and safety. Okay. Business settings. Tayo sa business settings. Okay. Ayan. Hi Raf. Ayos to FB ads. Yes bro. Retargeting. Custom audience, lookalike yung topic namin tonight. Ayan, dito sa part na to, ayan. Ito kasi business settings na to. Nakita nyo kanina I'm using my ads manager. Yun yung direct, 'di ba? Hindi siya yung business, pero connected naman 'yun kung isang account lang yung gamit mo dito sa brand and safety, makikita mo to. Naka-ano na ako, business.facebook.com. Sa domain, kiklik mo dito para ma-comply mo yung ano ha, ma-comply mo yung iOS 14. Kailangan verify yung domain mo. Example, I'm using this, ano, ito, meron din akong other domain and meron pa akong different ads manager na naka-verify din yung mga domain. Ayan. So, ang gagawin mo, kapag mag-a-add ka ng domain, i-click mo to, ilagay mo yung domain dito. Okay. Example, domain ko, jgregorio.com. Personal na lang, pero kailangan yung online store mo. Add. Hindi siya pwede. Okay, associated na siya. So, ilagay nyo yan, guys. Tapos, may makikita kayo dito na parang instruction siya. Okay? So, J
Sabi natin sample lang. Lazada. Pero ito hindi to mangyayari ha, lazadaph.com. Okay. Example lang natin to. Ayan, ito. Pero i-delete ko rin siya. Kasi dapat ikaw yung may total control sa domain mo. Full control. Ikaw yung bumili. Ikaw yung nag-register. Kung binili mo yun sa GoDaddy, sa Namecheap. Okay? Meron naman instructions dito na ibibigay. Okay. Tatlo. Update DNS. Ito medyo challenging. Itong i-update mo pa itong metatag. I suggest itong i-follow mo. Ito kailangan mo ng access sa server. Ito is update DNS text to domain registrar. Ito madali lang to. Okay? So, ang gagawin mo is magla-login ka dun sa binilan mo ng domain. Ayan. Tapos, lagay mo to sa yung record na to. Okay? Madali lang naman siya. Madali lang siya gawin. Okay? Add mo lang tong text na to. Okay? So, gawin natin is hindi kasi to sa aking website. So, i-remove ko na lang. O hanap ako ng website ko na para ma-actual demo natin. I think itong G. .com. Okay. Assuming na added na rin siya. Ano pa ba yung domain yung hindi ko na-add? Na-add ko na kasi sa associate ko. Meron kasi kung ibang business manager na associated na yung domain. Wala akong domain na magamit for example. Pero ganun guys, i-follow nyo lang instructions kung paano siya i-gagay. Tatlong example naman yun. Okay? Nandiyan naman si Google, YouTube nyo lang kung paano i-follow. Tatlong instructions tayo. Basta ang goal is to ma-verify. Okay? So ganun yung importante yun. Mahirap humanap ng ganitong libreng walkthrough. Gusto ko sanang i-walkthrough bro, pero yung pag-connect ng iOS, pero wala na akong domain na verify ko na kasi lahat nung nag-ano si Facebook, naglagi nagpa-pop up, please comply. Yun. I-verify mo lang yung domain mo para magamit. Okay? Ngayon, kung wala ka namang domain, kung send message lang yung ginagawa mo, walang problema, hindi mo na kailangang i-verify yung domain mo. Okay? Pero ang advantage kasi kapag send message, ayan, bigyan ko kayo ng send message compared to conversion. Pagbigyan ko kayo ng idea sa isa sa mga campaign ko, isang product. Before, last year 2020, ang campaign ko is send message. So, kailangan ko ng tao, BA, para sagutin yung mga inquiries. So, parang ang hirap, di ba? Instead, yung tao ko na yun sa ano na lang, sa operation. Okay? So, punta ako dito sa isang ads manager ko. Marami kong mga reserba. Meron pa ako. Ito kasi sa misis kong account. Na ads manager, meron din ako sa personal ko. So, ayan. Compared to send message versus conversion. Okay. The best ang send message kapag magagaling talaga yung closer mo, yung BA mo, yung nagsasagot query. Okay, the best yun. Maganda yun. Talagang mai-scale mo siya. Pero minsan, hindi natin mai-scale. Depende pa rin yan sa product na binibenta natin. Diba? Okay. Medyo mabagal lang ang internet. Pero pakita ko sa inyo yung lifetime. Ito, lifetime ko na lang or 2020. Sige, lifetime na lang natin. So right now, kaka-off ko lang ng mga ads. Dahil naubusan na naman kami ng stocks. Pero ayun, by next few days, i-on ko yung mga ad set. Pero meron ako ditong iniwan ng mga active. Take yung active dito yung retargeting. Pero before, more than 20 ad set na ka-turn on yan. Kaka-off ko lang. So, ayan. Oops. Pinakita ko na yung ano, specific kung ano yung mga tinatarget. Pero wala dyan yung interest. Pero yung location nakalagay dyan, no? Makikita nyo. Isa yun sa mga bibigay kong tips sa inyo guys, kung mag-a-ads kayo, make sure target nyo lang yung mga accessible na location ngayon like NCR, Calabarzon, Central Luzon. Kasi sa ibang lugar like Mindanao, mga Visayas area, medyo ano pa ba, hindi pa kayang i-deliver. Parang limited pa rin yung galaw, di ba? Pero dati yun. Pero ngayon, I think nakakabalik na tayo.
Yes. Kedrick. Oo. Sige, sagutin ko yan mamaya. Ito, hindi ko na-scroll hanggang sa baba. Pero pakita ko yung mga sales. So, ito. 27 purchase. Amount spent. Ito, 41, no? Per purchase. CPP. Pamilyar naman iba dyan kung nag-ads na kayo matagal na. Okay. Amount spent. Tapos, yung ROAS nyan. Breakdown. Ay, hindi. Performance pala tong columns ko. Conversion tayo. Para hindi mahirap intindihin. Okay. Ito. Before active to, kahapon. Kanina ko lang to inop. So, ayan. 35. Ito, retargeting to. Ito. 94, 63, 47. Tapos, makikita nyo yung ROAS dito. 19, 20, 14, 8, 14, 16, 20. So, profitable naman siya. Okay. 93 purchase. 53 per purchase. Makikita nyo yung budgeting. Okay, tips lang din sa budgeting ng ads. As much as possible, kung mag-scale kayo, wag dun sa budget sa ad set. Wag nyong babaguhin. Tip ko yon. Kasi masisira. Masisira yung ad set nyo. Kung gagawa kayo na kung mag-scale kayo, duplicate your ad set. Isa yun sa mga way of scaling. Duplicate your ad set. Example, meron kang ad set 100 budget. Kung gusto mo ng 1,000 a day na budget, duplicate another by 10. Mag-duplicate ka ng 9 para maging 10 lahat, all in all. So, 1,000 a day na yung budget mo. So, pwede namang targetin mo yung iba kasi, pwede bang same interest lang? Okay lang naman kung same interest lang, wala ka nang babaguhin sa pag-duplicate. Kasi nga, sobrang laki ng ano, diba? Sobrang laki ng audience mo na yon. So, okay lang. Okay lang na wala ka nang baguhin. Tapos, kung magte-test ka, okay, test ka ng another ad set, create ka ng new interest, tingnan mo kung mabenta yung interest na yan. Kapag mabenta, duplicate mo rin. Okay, ganun lang yan, ganun lang yung pag-i-scale, ganun lang ako mag-i-scale. Okay, ang tinatarget kong interest, 2 to 3 sa isang ad set na interest. Okay, tapos, location-based, doon din ako nag-tumitingin kung NCR ba ang mabenta, Calabarzon, combination of NCR, Calabarzon, Central Luzon, yun, combination na yun. Isa pa sa mga tenetest ko kapag nararana ako ng ads yung age, gender, yun, kailangan mong malaman kasi. Pag mag-ads ako, nag-una kong ginagawa, male only or female only, hindi ko pinagsasama yon. And after that, kapag maganda na yung benta, magtetest ako ng magkasama na yung gender. Doon ko malalaman na okay pala na male and female instead of male lang. Okay, ganun yun. Okay? Right, so question ni Kendrick. Kendrick, yes, kung gagawa ka ng Shopify, kailangan mo ng Facebook. Pag mag-Facebook ads ka, kailangan mo talaga ng Facebook page. Baga kahit wala ka namang Shopify store, online store, pag mag-a-ads ka, require yan, Facebook page, Kendrick. Panoorin mo yung training ko. Type ko lang sa YouTube, Facebook ad tutorial. Lalabas yung video ko. So, ngayon, question, ano yung platform na ginagamit ko? By the way, I'm using, ito yung platform. Okay, pakita ko yung exact ad. Okay. Ito yung exact ad. Okay. Ad copy. Ayan, merong shop now. Ibig sabihin, papunta doon, nililid ko sa website. Nakikita pa ba guys? Ayun. So, ito. Papunta yan doon sa website. Meron siyang, I think, 3,000 comments. Marami na rin tong likes. Marami na, 5,000 likes yata. So, dito siya mapupunta. Ito yung website na yon. Okay, dito. Okay, bigyan ko kayo ng tip kapag maggagamit kayo ng Shopify or anumang platform pag-create ng online store. Before, ang typical na ginagawa ng maraming mga nag-e-com is talagang Shopify dun sa yung typical na add to cart, place order, ganun, product. Pero sa akin kasi, before, nag-work yun eh. 2018, 2019. Pero nung 2020, parang bumaba na yung conversion. Nag-adapt na ako sa ibang angle ng
ng na strategy, which is using landing page, okay, or funneling. So landing page, ibig sabihin meron akong website, naka-landing page yung product ko, hindi magulo, walang mga ibang product. Kumbaga, kung ano rin naka-ads ko, naka-advertise, iyon lang yung ino-offer ko dun sa landing page, specific, para wala talagang choice na ayan, i-demo ko sa inyo. Okay, fill up tayo. Sabihin natin si Juan de la Cruz, gustong order ng kape. Tapos ang address niya is Block 8 lot 8 address. Sample lang to. Phone is ayan. Landmark and A. Ito. Sa Shopify, very challenging na i-customize mo to. Very, very challenging. Okay? So, kaya ginawa ko is naghanap talaga ako ng plug. Makikita meron din mga ganyan. Ang kinuha ko lang, very important lang naman, pangalan nila, complete address, phone. Ang mga nandun sa Shopify na hindi mo kayang tanggalin, zip code, country, I think yun, mga mahirap. Kailangan mo pang ng custom code para matanggal yung mga field na yun. Pero, bago mapapuntahan yun, ang dami mo pang gagawin. Meron akong training before. I think na ibigay ko yon. I-open ko. I hope na mag-open. Yung typical setup ng online store. So, open ko lang guys. E-commerce trading. Ayun. Ito. Para makita nyo yung overview. Okay. Meron akong training ito sa YouTube before, pero kung hindi mo pa nakita yung typical checkout flow. Okay. So, ang gagawin ko, ilipat ko lang ang show keynote. Ayan. Ito guys. Ito yung typical checkout flow ng mga makikita natin sa ads sa Facebook, 'di ba? Magki-click ka, mapunta ka sa product page, shopping cart page. Ayan, nakita ba guys? Medyo may delay lang dito sa YouTube. Ayan, review items, 'di ba? Ilang pieces, shipping, billing info, payment info, order confirmation. Ang dami. 6-step process. 'Di ba? So ang daming pagdadaanan na bago ma-place yung order. Kaya ang ginawa ko, nakita niyo guys, pag-click dun sa ads, punta agad sa isang landing page. Doon na sila, no? Doon na sila magpe-place ng order. 'Di ba? So ganun ka simple yung process na 'yon. Okay, so balik tayo dun sa ating training. Ayan, so ganito guys yung pinapakita ko sa inyo. Ayan. So, fill up sila dito. Tapos, pipili lang sila dito ng product nila. Tapos, syempre, kailangan mo dyan ng testimonials, feedback, mga YouTuber na in-embed ko lang. So, konting copywriting. Buy now. Ayan. Sure, kasama to. Huwag mawawala. Ayan. Itong disclaimer button. Balik lang sila dito. Tapos, kapag pinili pa, sabihin natin ito. Kapag 4 boxes, merong free. So usually 4 boxes ang order dito. Kasi nga may pre-gift ano yun, di ba? Surprise gift. Shop now. Okay? So hindi na nag-load yung page. Place order, cash on delivery. Ngayon, kung gusto mo talagang makasigurado, ako ang ginagawa ko, tip ko lang din. Kung mag-create ka ng landing page, hire ka ng BA. Yung BA na mag-handle lang mga orders mo, patawagan mo. Kapag hindi sigurado dun sa i-encode nila, do-double check nila yan bago i-process, diba, sa mga courier nyo. Yung data, pangalan, contact number. Kapag medyo alanganin yung address, patawagan mo sa BA mo, pa-confirm mo yung order at pa-confirm mo na rin yung delivery address. Okay? So, para ma-less yung RTS mo. Okay, sa akin, bibihira yung RTS kapag ganun yung ginagawa ko. Place order, mare-redirect lang yan sa confirmation page and 2-step process. Done. Kaya mapapansin nyo ang baba ng cost per purchase, ang taas ng ROAS. Kasi nga ganun. Ganun yung setup.
Okay, so kung nag-iisip kayo, anong tool ang ginagamit mo dyan, Coach J, anong platform yan? I'm using this tool. Kung pupuntahan nyo yung website na to, makikita nyo sa baba, meron dyan nakalink. NegosyoToolkit.com. I'm one of the co-founder of this software. So, go ahead, puntahan nyo lang yung NegosyoToolkit.com, search nyo sa Google or type mo sa browser mo, NegosyoToolkit.com. Okay? Tapos, explore mo to, alamin mo kung paano siya makakatulong sa'yo. Ang tool na to is designed sa mga nag-e-commerce, merong sariling product online, digital man yan, physical product, sa mga freelancer, coaches, SMEs, startups. Kumbaga, all-in-one solution siya na merong e-commerce, sales funnel, website creation, membership, ayun. So, depende naman kung saan industry ka. Pero kung nasa e-commerce ka, online selling, applicable sa ito. Kagaya ng ginagawa ko. Ayan, may mga template, kagaya nito. Ayan, magagamit mo to. Okay? Ayan, membership. Kung meron kang blogs, like on my website, ito. Meron ako. Ito yung ginamit ko sa pag-create ng website ko. E-commerce. Ayan, ito yung website ko. Kung napunta na kayo sa website ko, guys, jgregorio.com. I'm using this tool, Negosyo Toolkit. Kumbaga, nandito na lahat yung membership site ko, blogs, website, CRM, email marketing, nandito na lahat. Connected na yun sa Negosyo Toolkit. Alright? So, Q&A tayo about Facebook ads. Ayan. Let's Q&A kung meron kayong mga katanungan na hindi natin nasagot kanina. Okay? Let me know. Alright. So, ayan. Ayan, may mga questions dito. Pwede po bang humingi ng tips kung product or services na ina-ads ay life insurance? Thank you po sa marami. Jason Chavez. Life insurance, yung mga insurance to, may insurance din naman kami. I suggest na ang ia-ads mo, hindi yung ano talaga, kasi ang daming talagang makikita life insurance kahit saan, sa bangko, di ba? Inaalok tayo. Ang gawin mo is value-based marketing. Okay, educate mo muna. Dun sa ads mo, create a video, shoot a video, i-boost post mo, i-ads mo yung post mo na yan, send message, engagement, tapos mag-message sila sa'yo. So manual, hindi mo na kakailanganin ng website dyan kasi life insurance naman yan. Okay, sa call to action mo, book a call. Diba? Book appointment para ma-discuss. Pero ang ad copy mo, ang content mo dun sa ads mo is educational based marketing. Bakit mahalaga yung insurance? Especially during this time. Okay? Ano lang? Video lang. Direct to the point lang. Mag-video ka lang kahit selfie video or tripod. Camera sa phone mo. Ayun. Tapos iyon yung gamitin mo. Okay? Educational based. Alright, anything question about Facebook ads, guys, sa mga nandiyan pa? Thank you so much sa panonood. I hope nakakuha kayo ng value kahit papano. And kung gusto nyo matutunan, step by step, talagang from A to Z, punta kayo sa YouTube, type Facebook ads tutorial. Yun, lalabas na yung Facebook ads training ko sa YouTube. May mga other training din doon, panoorin nyo, hindi lang sa akin, para marami kayong matutunan. Alright. Ayan. Thank you so much. Ayan. If you don't have anything question na guys, I suggest na mag-subscribe kayo dito sa YouTube ko. And ayun, before that, sa mga nandito, kung gusto mong matutunan yung Facebook ads, kung napanood mo na yung mga training ko sa YouTube, mga kagaya nito, tapos yung mga other training ko about Facebook ads, kung meron ka pang mga katanungan, I have a dito sa ano ko sa website, balik tayo sa website. Ayan. Dito sa website ko may makikita kayo na book your coaching. Okay? So I suggest punta ka sa website ko and then book your coaching. Question, may bayad ba yan, Coach J? Wala itong bayad. But inipili ko lang yung mga taong kakausapin ko. So I have a 3 coaching session every day pero exclude yan yung Sunday. Tapos pag Saturday, I think 2 session. Pero Monday to Friday, may mga available dyan.
For example, ito sa 28, merong 2 available. Okay? Ganon. So, pili ka dito, ayan, available, pili ka ng date dyan, magbuka ng call mo, ang kailangan mo lang dyan, lagay mo lang kung saang industry ka, pangalan mo, may instruction naman dyan. Okay? And automatic, okay, ibig sabihin, kapag nag-register ka dito, nagbuka ng call, meron ka ng account sa membership site ko. Okay? Soon, maglalagay ako ng mga pre-training pa. And meron akong ilo-launch na training this month about Facebook ads. Okay? Kung gusto mong pabook ng coaching with me, strategy coaching, kung nasa real estate ka, network marketing, online selling, e-commerce, and feel free to book. Don't worry, it's free. Ayan, provide mo lang yung mga kailangan dyan. Importante yan. Then, book appointment. Okay? Then, manonotify ka naman sa email mo. Make sure na mayroon kang marireceive sa email mo na booking confirmation para sigurado na successful yung pag-book mo ng coaching. But before that, basahin mo yung instructions dito para guided ka. Alright, so yun lang guys. I hope na maraming kayong natutunan dito sa ating short topic about Facebook ads, and I'm so grateful and blessed na nakatulong ako sa inyo kahit papano. And magkita-kita tayo sa mga next training ko dito sa YouTube, sa Facebook ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa email ko, subscribe. Okay, kapag nagbuka ng coaching, automatic naman ma-add ka dun sa list ko. Okay? And check my website to know more about me and on all my trainings and programs. Right? So, once again, thank you so much, Jason. Jason, maraming salamat sa time mo. Raf. Bro, Raf. See you soon. Kwentuhan tayo minsan. Christopher, thank you so much. Christine, Jem. Hindi ko makita yung pangalan ng iba. Yun lang. God bless you and keep safe always.